Mahigit 80 katao ang naging biktima ng food poisoning sa Barangay Kalison, Kalumpit, Bulacan. Pare-parehong kumain sa isang handaan. Hindi naman sinasadya ang pangyayari. Ngunit gaya ng aming sinasabi, mahalaga pa rin ang iba yung pag-iingat. Buwan ng Oktubre 2018, nagkaroon ng First General Assembly ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Kalison sa Bayan ng Kalumpit, Bulacan. Spaghetti at tinapay ang inihandang merienda para sa mga dadalo sa pagtitipon. Si Aling Analisa, residente ng nasabing barangay, ay isa sa mga nag-volunteer na mag-assist sa pagbibigay ng pagkain. Hey, namigay na po ng pagkain. Nakapak na po, nasa styro, spaghetti. Ngayon, kinakain ko na pidalo akong anak. Natapos na po marami na pong nag-uwi, andali tapos na. Bandang alas 4 ng hapon, kumain na ng handa ang mga nagsidalo, kabilang na ang mga anak ni Aling Analisa. Ang iba naman sa mga residente tulad ng Barangay Kagawad ng Kalison na si Aling Zelly de la Luna, nagawa pang makapag-uwi ng spaghetti sa anak at apo. Natapos po yun, mga mag-4 or 4:30, ganon. Inuwi ko, kinain nila agad yon pagka-uwi ko na yon. Tapos, hindi na sila kumain ng gabi, pagka-uwi ko na yon, hindi na sila kumain. Pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos kainin ang handang merienda, iba na ang kanilang naramdaman. Tapos yun nga, yung unang sumakit, yung yan ang anak ko, yung si Ira. Tapos, nung papalitan ng diaper naman yung apo ko na may lagnat, nakita we, may ni Ade, sabi ko, ba't ang bantot? Baka ako dahil sa kinain ding spaghetti yan, sabi ko, baka kaya ako nagsasakit, ito yan yun dahil doon, sabi ko. Madaling araw naman nang makaramdam ng kakaiba ang mga anak ni Aling Analisa. Hindi naman po agad-agad umepekto yung yung food poison. Kinabukasan pa po, madaling araw po, masakit na tiyan ng dalawa kong anak. Sabi, mama, sakit ng tiyan ko, nadudume ko. Sige, ako tara sa CR. Sinamahan ko po yung dalawa. Hanggang umaga po, hindi naman sanabi na dumumoy pa ba kayo. Nung nakita ko po, talaga dumudumi na sila. Every 15 minutes po, tara na punta na tayo ng ospital. Galing pa po ako dito kasi po naghahanap ako ng gamot para sa pagdudumi ng bata. Yung po pala, buong barangay na nagkakagulo na marami ng araw pong nagdudumit, nagsusuka. Di mga lupaypay na, pare-pareho ng lupaypay yung dalawang mag-ina. Tapos pumunta sa akin yung isang alaga ko na kumain din, si Crisia, yung kasama ko nandun sa eskwelahan. De, sabi niya, Tita Siri, paggabi po, sumuka po ako ng sumuka sa may bintana. Mahigit sa 60 residente ng Barangay Kalison ang isinugod sa ospital dahil sa food poisoning. Sa naturang bilang, 3 sa mga biktima ay ang anak ni Aling Analisa. Ngayon po, dina-admit nga po, nagsuka. Sumasakit talaga siya ng bata. Hindi mo ma-explain yung hirap nila. Talagang nag-ahalo ang nervyos ko noon. Kala ko mawawala yung maliit ko. Kasi nangingitim siya, ang taas pa ng lagnat. Umuwi ako, kumuha akong gamit. Yung palang panganay ko, nasa amin, lupay-pay na po. Wala siyang matawag kasi nga po lahat kami nasa ospital. Yung anak ko nasa sahig, nakita ko, nagpuro suka na, puro dumi na. Hindi na siya makatayo. Buti po, nauwi ako. Kung di ako nauwi, baka dinatnan ko yung anak ko, matigas na. Dinala ko na rin po siya uli. Kaya po naging tatlo sila doon sa ospital, magkakatabi kami sa isang kama. Kasi nga po, talagang crowded kami. Hanggang sa pasilyo lang iba, nasa pasilyo. May dalang po, may dalang Nung inaalam kung ano yung naging sanhi nung sa spaghetti na yun, sinabi nga may bakterya yun na Kasi nga, ano ba yung pagkakaano ng handa ng pagkain na yun? Sabi namin, nakasalansan doon sa isang pwesto, mainit ang araw. Matanyag na tanyag yung araw noon. Tapos, yung spaghetti, medyo may tubig-tubig nga. Hindi malapot. May tubig-tubig ng konti nung kinakain. Sa dami ng biktima ng food poisoning, nabahala ang opisyalis ng barangay. Yung first 5 na pasyente, kami na ako muna ng ambulansya. Talagang nandun na ako nung first 5 na pasyente sa tibag noon. Tapos, nagsunod-sunod na. So, dineclare na namin talaga na talagang hindi regular yung insidente. Umabot ng mahigit 1 linggo ang ilang pasyente mula sa barangay. Awa ng Diyos, wala namang nasawi sa pangyayari. Pag nakakain po kasi nung naka-admit kami, pag nakakain, at sinusuka lang at saka nilalabas, hindi naman nakakain ng bata. Hanggang meron pong symptoms na ganun, di kami pinauwi. Tiningnan muna nung doktor yung dumi ng bata. Pag daw po wala na yung yellowish na parang may gula-gulaman, na parang hibla-hibla,
Okay na raw kami umuwi. Kuhanan sila ng dugo, CBC, urinalysis at stool exam. Doon sa stool exam, may findings kami na nakita na may Entamoeba coli cyst doon sa mga dumi ng mga nakuha na, ng specimen ng mga pasyente na naka-admit sa amin. Foodborne kasi siya, so hindi natin alam kung either food or water ang cause ng offending organism. Iniyak naman ang chairman ng Barangay Kalison na hindi na mauulit ang pangyayari. Kailangan focus ka pag sa ganun kasi 3 months pa lang ako noon. Siguro kung nawala ako sa focus, bumigay na ako kasi pag nakita mong nakahandusay sa hallway, lahat ng kama doon, occupied namin, talagang umiiyak kami kasi may emosyon kami, maano ka talaga sa emosyon dahil talagang 3 months ka pa lang, ganun na mangyayari sa barangay mo. Ingat sa nagpiprepare, kailangan na, kaya kami nag-iingat din. Minsan, binibili namin pagkain ngayon, talagang may pangalan para may balikan ka. Kasi pag wala, wala kang babalikan. Talagang noon, sinyolder namin talaga ang gasto, sinyolder lahat ng, talagang lahat ng pangailangan. Pag nakakain tayo ng sinang pagkain, syempre, dahil ito sa pangit yung pagkahanda o pagka-prepare ng pagkain, nagkakaroon ng pagkakataon mag-grow yung bacteria. So yung bacteria, nagkakaroon ng interaction sa katawan, maaari tayo magkaroon ng sakit ng tiyan, maaari magsuka, pagtatae, at iba pang mga simptomas sa kasama ito. Yung pinakamild na pwede mong maramdaman, pwedeng simple yung sakit lang ng tiyan, no, yung iba, nagkakaroon ng pagsusuka, yung iba pagka sobrang tindi ng infection, sa gusto ng katawan natin ilabas yung toxin sa katawan, nagkakaroon tayo ng pagtatae. Kasunod dito, pagka hindi na naagapan yung pagtatae, nagkakaroon ng dehydration, panghihina ng katawan. Ang importante, pagka nagkaroon ka ng food poisoning at saka pagtatae, ang importante doon, mag-rehydrate. Kumain na malalambot na pagkain at saka uminom ng tubig para po ma-replenish yung nawawala sa ating katawan. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.